Ikaw ay propeta, lakasan mo ang iyong loob. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong ika-apat na linggo sa karaniwang panahon, napakahalaga ng paalala sa atin ng Panginoon na tayong lahat ay hinirang bilang mga propeta sa bisa ng binyag na ating tinanggap. Tayong lahat ay nakikibahagi sa misyong ito ni Kristo, sa kaniyang pagkapari, sa kaniyang pagkalingkod-hari, at sa kaniyang pagiging propeta. Subalit narinig natin sa ating unang pagbasa, sa maraming pagkakataon may mga dahilan bakit ang isang propeta ay tila hindi nakatutugon sa kaniyang gampanin. Pwede niyang sabihin, batang-bata pa siya. Pwede niyang sabihin, wala siyang kakayanang magsalita. Pwede niyang sabihin, siya'y mayroong matinding pagkatakot. Subalit, ano nga ba ang gampanin ng mga propeta sa panahon natin ngayon? Sa kabila ng mga pangambang ito, sa kabila ng mga banta laban sa simbahan, kailangan nating maging propeta sa makabagong panahon. Tatlong bagay ang maaari nating isaalang-alang sa pagkapropeta ng bawat Kristiyano. Ang unay pakatandaan natin, tayong lahat ay pinili ng Panginoon at kanyang hinirang para isugo. Ang propeta sa pasimula pa, sa paglilihi sa kaniya, sa sinapupunan ng kaniyang ina, ay pinipili na ng Diyos sa gampaning ito. Kaya hindi pagkatakot, kundi lakas ng loob. Hindi panghihina, kundi pag-asa na may magagawa ang Diyos sa pamamagitan niya. Pakatandaan natin, tayong lahat ay pinili ng Panginoon sa pasimula pa. Ang ikalaway, ang propeta ang tagapagpahayag ng Diyos. At ang pinakamabisang pagpapahayag ay hindi sa salita. Ang pinakamabisang pahayag ay sa pamamagitan ng gawa. Marami sa atin, magandang magsalita. Marami sa atin, mabulaklak ang pananalita, pero walang gawa, wala sa puso. Sa linggong ito, paalala ng Panginoon, yung sinasabi mo, patunayan mo, yun ang pinakamabisang pagpapahayag. Yun ang propetang kailangan sa panahong ito. At pangatlo, mga kapatid, ang propeta'y may paninindigan. Ang pananampalatayang ipinapahayag at ang pananampalatayang isinasabuhay ay dapat pinaninindigan. Maraming pagsubok, maraming alalahanin, maraming pagbabanta, maraming pagkatakot, pero kung ikaw ay propeta, panindigan mo ang iyong ipinapahayag. Mga minamahal kong mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kapatid na patuloy na pinanghihinaan ng loob, natatakot. Yung mga kapatid nating hanggang ngayon ay tila sinisikil ng kanilang mga sarili. Sila man ay propeta ding tulad natin. Hilingin natin sa Panginoon na magpadala siya sa kaniyang simbahan ng higit na mga tao na may kakayanang magsalita, magbigay saksi at patunayan sa gawa ang kanilang ipinapahayag. Tandaan natin, ikaw ay propeta, lakasan mo ang iyong loob dahil isinusugo kaniya.